May padala po para kay Bini-Bini. Gracias. Sa'yo. Ngunit ito ang nakatadhana sa akin. Sa aking pagkawala, hinihiling ko sana'y iyong basahin ang kasulatan na aking ihabilin. Dahil ang kasulatan ito ay hindi lamang tungkol sa kalapitan ng Kastila sa ating bayan, ngunit saksi ito sa ating pagmamahalan. Ikaw ang aking sinta, aking buwan, at aking kasiyahan. Sa librong ito, ikaw ang aking Maria Clara. Nagmamahal, Jose Protasio Rizal. Gusto ang iyong pamalagi sa Europa, inampos ito niyo. Naalala ko paano ikaw yung umalis sa bansa, nalaki ng iyong pinagbago. Mabuti naman, Padre Sibayla. Ako ay nahirapan sa pag-aaral sa ibang bansa, subalit hindi ko masyado kabisado ang kailang sa lubikain at mga lugar. Maganda ang mga tanawin, at tuluyan akong namuhay ng payapa, subalit kinakailangan kong umuwi dahil sa pagkawala ng aking ama. Mabuti naman at isipan mo pang umuwi sa itong bansa. Ako'y labis na tuluyan na awa sa sinapit ng iyong ama. Mga walang awa! Ipagpamanhin mo, iho, sapagkat nadadala si Piniente Guevara sa kanyang sariling emosyon. Bakit hindi natin ipagpatuloy ang ating pag-uusap sa iyong paglalakbay sa ibang bansa? Imbisil! Kahit ang batang paslit ay maaaring matuto sa ganyan na bagay, ang iyong pag-iibang bansa ay isang pagsasaya lamang ng salapi. Maraming salamat sa inyong inihanda na salo-salo para sa aking pag-uwi, Kapitan Tiago. Napakasarap ng iyong tinula, ngunit ipinagkumanhin niyo dahil ako'y uwi na at magpahinga sa aking silid. Kung ganun, ay mag-ingat ka sa iyong daan na sanang gagabayan ka ng Diyos sa iyong pag-uwi. Oh, ikaw pala yan, Tiniente. Ano bang sadya mo? Nais ko lang palahanan ka na mag-ingat ka. Dahil sa sinapit ng iyong ima ay isang halimbawa na hindi na maulit pa. Ano po ang ibig niyong sabihin? Maaari niyo po bang sabihin ninyo sa akin ang kanyang naging kapalaran? Akala ko'y alam na ninyo. Ngunit huwag kayong mabahala. Dito po'y kailangan magbilanggo upang maging marangal. Alam ko pong hindi nyo nais na ako'y masaktan. Ngunit maaari nyo bang sabihin kung bakit siya nabilanggo? Ganito ang nangyari. Noon, may isang kolektor ng buwis na mangmang na pinaglaruan ng mga bata. Dahil hindi ito marunong magbasa at magsulat, lagi siyang niluloko ng mga ito. Inaabot nila ng pagbaligtad ang mga kasulatan. Inawag siya ng kung ano-ano ng mga tao, at dahil dun, sumama ang kanyang kalusugan. Kaya pala, hindi sinabi ni Kapitan Tiago ang totoong dahilan ng pagkamatay ng aking ama. Kabili mo yung damit, natungo tayo sa talaban ng ilang araw. Ano rin lang ang ama?
Maganda ang ating bakay roon at isakakalapin niya ang pesta. Naalala mo pa ba nung kayo yung sinama ko yung inaakamali ko sa batis? Nag-aalag ka pa noon sa tumingin, kaya tinuruan mo ako sa bukinglaki ng mga iba't ibang pangalan ng mga bulaklak. Hindi kita pinansin dahil hinahabol ko ang mga paru-paro at tutubi. Nagtampo ka sa akin at kaya ka lamang umiti ay nang nilagyan ko ng sambong ang loob ng iyong sombrero nang tayo'y pa-uwi na upang hindi ka mainitan. Ito ang dahon ng sambong na alaala mo sa akin. Iyan ba ang liham ko bago ako umalis? Wala ka namang ibang liham sa akin, ha? Bakit? Paano ka? Nakalimutan ko ang aking tungkulin ng dahil sa iyo. Dapat ako'y uuwi na sapagkat bukas ay karawan ng mga patay. Kita mo ngayong buwan, kuya. Dalang piso. Bakit ba? Nais kong bayaran mo ang sinasabi nilang ninakaw ko. Sira ka ba, Crispin? Di ba 2 onsa ang binibinta nila sa iyo? 32 piso. Kahit 1 taon pa ako magtrabaho, hindi ko mababayaran iyan. Ngunit wala talaga akong ninakaw. Wala akong ninakaw, kuya. Huwag na lamang itong inay. Natatakot ako. Buti pa nga na talagang magnakaw na lamang ako. Sa gayong paraan, maamin ko na ako nga nanakaw ng 2 onsa. Patayin man ako sa palo ng kura. Magkaroon naman ko yan yung inay ng mga bagong damit. Tahanan, Crispy. Hindi naman maniniwala si inay. Tahanan. Huwag kang mawalan ng... Basilio, may multa kang 2 real dahil sa hindi tamang pagpatunog ng kampana. Ikaw, Crispin, hindi ka maring umuwi hanggang hindi mo isinasauli ang ninakaw mong 2 onsa. Ngunit wala po talaga akong ninakaw. Magsisinungaling ka pa? Sa Krista Mayor, pakiusap, hindi po. Basilio, hindi ka makakauwi hanggat hindi pumatak ang 10 ng gabi. Po, ngunit sa 9 ng gabi ay bawal na. Yung sabon po, matagal namin hindi nagkita ang ina. Okay. Kuya, tulungan mo ako! Papatayin nila ako! Crispin! Lisa, may makakain ka? Mana? Nasaan? Lisa mo, nagpilan ako. Ah, oo, nalisa lang. Wala nang natira, ngunit paanong mga anak mo? Bakit? May reklamo ka? Ah, wala. Ika, nasaan ang mga batang yun? Nasa kumbento pa, pero uuwi dun sila. Di mo ba sila hihintayin? Inutusan mo ba ako? Aalis ako kung kailan mo gusto. Siya nga pala, tirhan mo ako ng sasawarin ng mga anak mo. Nay! Nay! Gising pa po ba kayo? Tumakas po ako sa kumbento. Takot na po ako. At si Crispin po. Bakit? Anong nangyari kay Crispin? Nasaan siya? Naiwan po siya sa kumbento. Inay, hindi po siya pwede makauwi dahil napagbintangan siya ng nagrakaw.
Ano? Inapusahan ang mabait kong si Crispin? Dahil ba mahirap lang tayo? Kailangan nating magdusa? Inay! Bakit? Basilio, nagugutom ka? Heto, anak. Kumain ka. Heto, kainin mo ang tawilis. Ngunit hindi po kumakain ito. Alam ko. Pero kanina nagluto ako, ngunit dumating ang iyong itay. Dumating si itay? Oo, anak. Pero umalis din po ba siya agad? Hindi po ba? Basilio! Tawad mo, Inay. Sige, kung ayaw mong kumain, mamahinga ka muna. Bukas ay gagawa ko ng paraan para makausap ang kura. Sige, Inay. May dinaramdam si Padre sa akin. Pabansin ko nga. Okay, hindi. Sino ang masasarapan sa kristahan? Si Padre Damaso? Si Padre Martin o ang koordinator? Saka na natin pasigil yan kung bumuti na ang pakiramdam ni Padre Salve. Saka nga pala, nakapagbigay na ba kayo ng inyong indulgence sa kularya? Sige kayo, natawanan ko talaga kayo sa lagi sabang kayo naghihirap sa purgatorio. May sakit ang mga kura ngayon. Tumutaan na ito. Tumutaan na kung si Crispin. At agad sa mga kasalanan ng sinilo. Crispin, kung ganun, kawali na ng magnanakaw. Ako ay matapos pagnakaw ng batang ito. Ay bumakasi, tinutusan sana ang mga kura na magpunta sa partner at magsupo. Sa katunayan ay magpunta na mga puerto studio sa iyong kanan upang mabigin ang mga magnanakaw ng anak. Hindi! Itinagdan ako ang anak ko! Hoy, hinala mga magnanakaw. Huwag mo ang iyakan ng mga anak mo. Wala kang mapapala sa kanila dahil nagmana sila sa kanilang ama. Wala kang naito ang mabuti sa kanila. Ikaw ba si Sisa, ang ina magnanakaw? Ako nga ho. Ngunit hindi po magnanakaw ang anak ko. Huwag mo na ipakila kung ayaw mo lumala ang sitwasyon. Sabihin mo na kung asan mo yung tinago si Crispin. Senyor, ilang araw ko na hong hindi nakikita si Crispin. Kung gayon, isauli mo na lamang ang perang inakaw ng iyong anak. Senyor, maniwala kayo. Kahit minsan gutom ang mga anak ko, hindi na lang magagawang magnakaw. Maniwala kayo sa akin, Senyor! Sinungaling! Pero kung iyan ay yung gusto, ikaw ay kulong namin hanggang hindi mo sinauli ng mga anak ko ang ninakaw nila. Ngunit wala pong ninakaw ang mga anak ko. Maniwala kayo sa akin. Senyor! Parang awa niyo na, Senyor! Senyor! Si Sesa yun, di ba? Pag ina na magnanakaw, si Sisa na. Nararapat lang sa kanya ang ikulong dahil wala siyang kwentang ina. Naiwan niyo nga siya. Nagsasabi ng totoo. Kamalian niya ng kura. Pakawalan ninyo si Sisa at huwag niyo nang gagambalain pa. At kung gusto ng kura na may balik ang kanyang mga ginto, sabihin niyo sa kanya na manalangin siya kay San Antonio. Umalis ka na rito. Wala na ipapakain ng gobyerno. Crispin? Basilio? Crispin? Basilio? Crispin? Basilio? Crispin? Nasaan na kayo? Nandito na si Nanay Crispin! Anak ko! Crispin! Basilio!
kayo? Nandito lang ang nanay! Hindi ka ba yung nasa kasintahan, amiga? Itagal yun hindi nagkita. Ako na mo magkita, ngunit ngayon nandito na siya, wala na mas mahal ba? Mga binibini, sana naman kayo ay marunong itikom ang inyong mga bibig at tulungan kami dito sa pagkahanda sapagkat nakakahiya sa mga ginoo. Jesus, marami akong inihanda para sa pagkakasabot sa bahay. Siguradong maniibigan mo at ng kaibigan natin ito yan. Salamat sa iyo. May problema ka? Naalala ko lang muling gawin ko nito. Naalala mo yung kapag. Sigurado kung saan mo ka, siya ay natutuwa para sa iyo. Sana ay kaya kong ibalik ang panahon. Huminahon kayong lahat at lalabanan ko ang buhaya na sa gayon ay kumalma kayo. Tulong ako, Ginoo. Malapit na pala ang siyosa sa ating bayan. Tiyak na maraming kasiyahan ang mga gawin natin. Sasali ako sa mga kasiyahan. Hindi pa po, Padre. Sino po ba ang taong iyon? Halika, kumain tayo, binibini. Lumayo ka sa akin! Layo! Pansin ko lamang, Padre Salve, na sana ang dalawang magkapatid na sakista na inakusahan yung mga magnanakaw. Ha? Ha? Hindi. Hindi ko alam. Talaga ba? Iyon ba ang iyong katotohanan? Wastangan! Ano ang pinipiwatig mo? Huwag po kayong magalit, Padre. Napansin ko lamang na tila mas mahalaga sa inyo ang magpahanap na walang unsa kaysa sa mga nawalang sakristan nyo. Ba talaga? Itingin nyo yan! Nandito tayo upang magsaya, hindi magbangayan. Nagsisungaling ang libro na yan. Kasalanan ang maniniwala sa aklat na yan, pagkat ang laman nito ay pawang kasinungalingan. Mayroon bang nakikita sa inyo kay Elias? Siya ang tao tumampalasan kay Padre Damaso, Senior Ibarra. Nabalitaan naming inanyayahan ninyo at kinukup si Elias. Bakit kayo nakikipag-ugnayan sa isang tao? Pasensya, Sarhento. Ngunit walang sinuman ang maaring makialam sa mga taong inanyahan sa paging kahit na sinuman ang mga taong ito. Ah! Galugarin ang buong kagubatan. Tugisin si Elias! Magandang araw po, Tanser. Nais ko ramang humingi ng payo upol sa pangarap kong magpapatayo ng paraan. Ah. Eh, kung ganon, mali ang taong pinupuntahan mo. Dapat sa pura kapunta o sa kapitan ko, ano mang mayaman officialist na pwede mong ipasawin. Eh, baliw naman ako sa paningin ng iba. Baka naman, baliw ako sa paningin mo, iba lang. Sundin mo na lang ang payo at pakita sa kanila kung anong ginagawa. Maganda sana ang iyong payo, ngunit kailangan ba talagang mapahiran ng kasunguran ang katotohanan? Kung minsan, ang paggawa ng mali ay hindi magbubunga ng kamalian. Isa pa, higit ang kapangyarihan ng isang pare kaysa sa pamahalaan. Ang gobyerno ay nag-asangkapan lamang ang simbahan.
upang maipalaganap ang tunay niyang hangarin. Dong Ibarra, kung taos ang iyong puso sa pagbagtayo ng paaralan at pagtulong sa iyong kapwa, wala ka namang dapat ipangamba. Ngunit tandaan mo, magtatagumpay ka lamang kung makiklarasyon ka ng isang oras. Tulad ng rosas, sumasabay siya sa daloy ng hangin. Dahil kung sasalungitan niyo ito, tiyak na mababali ang kanyang sanga. At naniniwala ako, natutulungan ka ng pamalaan at bayan, di ba? May naghahanap po sa iyo. Sige, papasukin mo. Senyor. Oh, ikaw pala yan, Elias. Naparito ka at ang iyong sadya mo dito. Masaya ako makita ka, senyor. Halika, mag-usap tayo. Parito ako dahil may dapat kayong malaman. Patawad po sa aking gambala sa inyo, senyor. Ngunit kailangan niyo pong mag-ingat sapagkat marami po kayong lihim na kaaway. Hindi lang ikaw ang unang nagsabi niyan. Marami pong galit sa inyo. Marami po silang nagtatago sa likod ng magandang mukha at mabait na katatupan. Isa na po ang taong madilaw sa kanila. Hindi na lamang ako sigurado sa iba sa kanila. Mas mabuti kung nakikita nila na ikaw hindi handa at ikaw ay nagtitiwala sa lahat. Hindi ko lubos akalain na gayon lamang ang tingin sa akin ng mga tao. Maraming salamat sa pagbabala sa akin, Elias. Magkikita pa ba tayo muli? Oo naman, senyor. Ako po ay palagi namang naririto kung kailangan nyo naisin at kung kailangan nyo ako kailangan. May pagkakautang pa po ako sa inyo at hindi pa yun sapat upang mabayaran. Ako po ay hindi na magtatagal. Paalam, Elias. Tiyaro, ako ay darating mamayang alas 4 at nais ko sana manduluyan sa inyong pamamahay. Ano ba yan, Tiyaro? Dadating raw si Kapitan General mamayang alas 4 ng hapon at siya ay manduluyan sa aking bahay. Pumanhin sa iyong lahat sapagkat kailangan kong umalis para makapaghanda sa aking bahay sa pagdating ni Kapitan General. Ah, oo, natagal rin din natapos ang misa. Hindi na naman niya ako binati sa aking pagdating. Tingnan mo nga naman itong mga Indio, nakapunta lang ng ibang bansa at natuto ng kaunti, ay masyado ng palagay. Sinong matalino? Mang-mang naman. Ang mga tuta dyan na nakapag-aral daw sa Europa. Umanin, Padre. Ngunit si Don Crisostomo Ibarra ay nangaan ang mga opisyalis ng ating gobyerno para sa kanyang pagiging bilang. Ganun ba? Bakit? Makakarating ba ng langit ang nagbabanal-banalan? Kapandang ama niya, yung ama niya na namatay sa karsil at yung bangkay na pinatapon lang sa ilog. Sigurado ako pagkalalim-lalim ng bangkay nun, abot hanggang imperno. Kung alam mo kasi yung kanyang sinarin mo. Kung alam mo lang kung gaano ako nagtitipi sa kurang iyan. Katulad lamang siya ng kanyang ama, akalain mong isang disinti pero hindi marunong gumalang sa simbahan. Tawarin mo ako, Marito. Ngunit hindi ko na ito matiis pa. Mabuti lamang na siya prosahan mamatay sa kulungan at minaugkad, no? Lumayo kayo at huwag na kayong makialam pa. Maaari niyo kong basusin, huwag lang insultuhin ang aking ama.
Mabulos dili ka, Ibarra. Alagad ng Diyos ang kinakalaban mo. Alagad ng Diyos? Paano nyo nasabi siya'y alagad ng Diyos? Ilan sa kanyang pagkamatay. At ngayon, nagawa pa niyang bastusin ang alaala nito? Ganito ba ang gawain ng isang alagad ng Diyos? Jesus mo, pakiusap. Alang-alang lamang sa akin, huwag mo sa pusipan ni Damaso. Mayor Clara, kung hindi lamang kita mahal, baka makita yun na ang dugong dumadalit sa ugat ng mga taong iyan. Walang makapigil kay Ibarra sapagkat wala itong kinatakutang awtoridad. Handa ang binata na dunggasin ang kamay nito sa sinumang lumpastangan sa kanyang ama. Hintay ni Ibarra na tulungan siya ng taong bayan bilang pag... Wala silang magagawa sapagkat lagi niya sa kotwiran ang mga praile. Ang ganito ay nangyari sapagkat hindi nagkakaisa at watak-watak ang mga taong bayan samantalang ang mga praile at mayayaman ay nabubuklod-buklod samantala sa tahanan ni Ibarra. Kapitana Maria, maraming salamat at sa kabila ng ginawa ko, naniniwala pa rin kayo sa akin. Kung ako ay yung nag-umagulang, karangalan ko magkaroon ng isang anak na magtatanggol ng mga lalatan, alaala ng tila hindi matutuloy ang pagpatayo ng paaralan ni Senyor Ibarra. Wala ng pag-asa ang pagkatapos ng ating mga anak. Hindi lamang iyan, magkang hindi na rin matutuloy ang pagpagawa ng simbahan. Idineklara ang pilibustero si Senyor Ibarra. Sandali lamang, ano ba iyong pilibustero? Guardia Civiles. Bakit po, Senyora? Insta cantando. Tapo ang baliw. Ito. Tapos siya, Senyora. Pakantahin siya. Uy, baliw! Umawit ka! Awit na! Awit! Mga Guardia Civil, maaari na kayong malis. Uy, baliw! Baliw? Sinong baliw? Sinong baliw? Baliw! Iyahin mo ko. Isa, dalawa. Sumasayang matandang baliw. Hindi ako ang baliw. Ikaw ang baliw. Ikaw. Ako ang baliw? Ako ang baliw? Baliw? Ako ang baliw? Oo, ikaw ang baliw. At inuutusan kitang sumayaw. Ayoko sumayaw! Ayoko sumayaw! Ayoko sumayaw! Sabi na ikaw ang baliw. Ikaw ang baliw. 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 Alako! Crispin! Crispin? Consielo, ¿qué estás haciendo? Tumigil ka nga, hindi ka nanawa. May sira ka rin talaga, no? Just the velas. De si trata esta chica. Oh, Doña Victorina, kayo pala. Tuloy kayo. Magandang hapon, Kapitan Tiago at Isabel. Mukhang makisama yata kayo. Ah, oo. Magandang hapon. Ako nga po pala si Alfonso Linares. Magandang hapon din sa iyo, Iha. Iha, kumusta na ang iyong kalagayan? Masakit po pa rin ang aking Victorina. Siya po ba si Maria Clara? Oo, Alfonso. Tunay nga po talaga ang napakaganda niya. Magandang hapon po sa niya, Padre Damaso. Nasaan na siya? Nagpapahingas pa sa kanyang sili. Maria Clara. Padre Damaso, salamat po sa pag-aalala ko. Labis ang pag-aalala ko sa iyo, Iha. Mapagaling ka taagad. Ako, Padre. Ako po ba'y mamamatay? Anak ko, hindi ka mamamatay. Alam kong ikay gagaling, ipagdadalasal kita. Bueno, maiwan na muna kita para makapagpahinga ka. Here you go. Patrick Damaso. Victorina, sino ang kasama mo? Ang totoo niya, kanina ko pa kung gusto ipakilala sa inyo, Padre. Siya nga po si Alfonso Linares, ang iyong inaanak sa iyo. Opo, ako nga po, Padre. Anong saya kung nakita kita sa wakas? Ganito po siya upang maghanap ng mapapangasawa, Padre. Mapapangasawa? Madali lamang iyan. Maghintay ka lamang, iho.
Senyor, kailangan nyo na pong magmadali. Minsan lang magkaroon ng malaking pag-aalsa at ayaw ko po kayong mapahamak. Sunugin nyo na po ang lahat ng mga aklat at kasulatan sapagkat di na maiwasan na ikaw ay mapasangot at tiyak na ikaw ang sisigaw ng sino mang manguhuli ng Gwardiya Sibil. Huwag na po kayong mag-alindangan, Senyor, dahil anumang oras ay magsisikbil ang pag-aalsa. Kailangan nyo pong umalis agad. Saan naman ako pupunta, Elias? May naghihintay ba sa akin? Kahit saan, sa bayan ng Maynila o sa bahay ng mga makapangyarihan, para wala na silang masabing totoong may kinalaman kayo rito. Paano kung ako ang magsulbong ng pag-aalsa? Iisipin nila na kayo po ay taksil at ipinain lamang sila upang mahuli. Sunugin nyo na po ang lahat ng mga aklat at kasulatan sapagkat di na maiwasan na ikaw ay mapasanggot at tiyak na ikaw ang sisigaw ng sino mang mauhuli ng Gwardiya Sibil. Yan po ang nararapat nyong gawin. Hindi, mas mabuti pa ako ay mamatay na lamang. Tulungan mo ako, Ginoo. Diyan nakatago ang kasulatan ng aming pamilya. Ibukod ninyo ang sulat ng aking ama na lalong nagkapagpahamak sa akin. Go. Ano po ang relasyon mo kay Don Pedro Ibarra Mendia? Siya ang aking ninuno na ipinaikli lamang ang apelyedo. Bigla ang dahilan ng pag-uubos ng aming angkan. Samantalang kayo ay mayaman at kinikilala. Alperes, lumabas ka! Padre Salve, mabuti na wata pa rito ka. Alam mo ba yung mga kaming buhay sumusobra na? Eka, wala ako dito upang malaman ang tungkol sa mga tambing ko. Esos cabras, si San Gordas, sinisira ang aking bakuran. Sino ba ang tagapangalaga ng kambing mo, ha? Sa susunod na makikita ko yan, ay babarilin ko talaga yan, ha? Tandaan mo yan, Padre, babarilin ko! Barilin mo kung mababaril mo at baka maya-maya lang ay patay ka na sino pang babaril sa mga kambing ko. Tumahimik ka na lang, Padre. Ano ba talagang sadya mo na parito ka? Parito ako upang sabihin sa'yo ang napaka-importanting bagay. Importante nga ba, Padre? Sige nga, linawan mo nang malaman natin kung gaano ba talaga yan ka-importante. Importante ito sabagkat ito nakasalalay ang buhay ng mga tao. Ngayon yung matatagpuan ang talagahan ng mga prayle. Isang babae na mag-upisal ngayong gabi, ganap na ikawalo ng gabi ay makasalayan ng kwartel at pagkasakupin ng kumbinto ng papatayin ang mga Kastila. Magkakaroon ng isang malaking pag-aalsa. Sino ang taong huliin ko? Kuminahon kayo at dapat nang paghandaan niyo ang pagkaslakay nila. Tungkulin niyo ang pagkasapagkat kayo ay tatanggap ng medalya sakaling magtagumpay kayo. Sana hindi na kayo malimutan banggitin ang inyong mga ginagawa. Kaya Rita, halip ka kumain na rito. Kumaya na ho, Tiya. Busog pa ho ako. Yung kulang yan, kanina pa yan nandito, mukhang hindi ata aalos. Darating si Ibarra mamayang ikawalo. Cora, manawag na kayo. Wala na kayong dapat ikbala pa. Está siguro. Sandali, Ibarra. Ikaw ay hindi pa nangungumpisan. Huwag ka munang pumanao. Mabuti naman at nandito ka na. Handa na ating bangka sa takdan. At ang iyong bagahe ay nandito na din sa bangka. Sigurado ka ba dito, Elias? Opo, tutulungan kita hanggang sa mga kaya ko. At saan naman tayo patungo?
May plano na po ako, Ginoo, dahilan po kita sa kaibigan ko sa Mandaluyo at ihahatid ko doon ang pera na pwede mong gamitin sa panginibang balisa. Marami ka nang naintulong, Elias, at maraming beses na rin na ako iyong pinulungan. Nais kong sumama ka sa akin sa ibang bansa. Hindi maaari, Ginoo, sapagkat dito na ako nabuhay sa bansa ito at hindi na rin po ako magiging maligaya sa ibang bansa. Bakit mo ako pinaalis? Sa ibang bayan ay maaari kayo po ay magtagumpay. Ipagpatuloy niyo doon ang iyong nais para sa bayan at sa iyong sarili. Umunta na po kayo, Ginoo. Ano ang pangalan? Pagsilo alasigan. Ano ang pinangako nito na pa-elevar sa pag-usog niya sa kwartel, ha? Kailanman ay hindi pa siya nakipag-unawaan sa amin at kailanman walang nagutos sa amin maski paman si Jesus mo, Ibarra. Huwag ka na magkaila. Alam kong biniyara kayo ng Jesus mo, Ibarra upang kami ay patayin. Ang tanging dahilan ng aming paglusog ay nais namin na ipaghiganti ang aming ama na inyong pinatay sa palo. Itanong ninyo sa dalawa niyong gwardiya sibil na inihulog namin sa bangin kagabi. Kaya kung ako sa inyo, ay patayin niyo na ako dahil wala na sisa, ay wala kayong malalaman sa akin. Labasan! Dali niyo silabas ang taong yan! Patayin sa palo ang taong yan! Mabuti naman at nandito ka na. Handa na ating bangka sa sakyan. At ang iyong bagahe ay nandito na din sa bangka. Sigurado ka ba dito, Elias? Opo, tutulungan kita hanggang sa makakaya ko. At saan naman tayo patungo? May plano na po ako, Ginoo. Dahilan po kita sa kaibigan ko sa Mandaluyo. At ihahatid ko doon ang pera na pwede mong gamitin sa panginibang balisa. Marami ka nang naintulong, Elias. At maraming beses na rin na ako iyong pinulungan. Nais kong sumama ka sa akin sa ibang bansa. Hindi maaari, Ginoo, sapagkat dito na ako nabuhay sa bansa ito at hindi na rin po ako magiging maligaya sa ibang bansa. Bakit mo ako pinaalis? Sa ibang bayan ay maaari kayo po ay magtagumpay. Ipagpatuloy niyo doon ang iyong nais para sa bayan at sa iyong sarili. Umunta na po kayo, Ginoo. Si Basilio, anak mo! Hindi kita anak! Lumayo ka! Hindi kita anak! Lumayo ka! Nay! Hindi kita kilala! Bakit ka po ako iniwan?
Inay, ako, anak mo po ako. Hindi kita kailangan, lumayo ka! Inay, huwag po kayo matakot sa akin. Inay! Lumayo ka sa akin! Apo to, anak po si Basilio. Inay! Hindi kita anak! Bakit lumayo ka! Ka! Inay! Bakit na po kayo iwan? Inay! Inay, huwag po kayo matakot sa akin. Ako po si Basilio. Layo! Lumayo ka! Inay, ako po si Basilio. Huwag po kayo matakot sa akin. Basilio? Opo, ako po si Basilio, anak mo. Anak ko? Opo. Basilio? Opo, anak mo. Ako! Inay? 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 Inay! 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 Iyo! Siya ba ang iyong inay? Opo. Wala na rin akong lakas para tulungan kang ilipin siya. Malapit na rin ang panahon ko sa mundong ito. Ako'y babawiin ang buhay na hindi man lang nakikita ang pagbubukang liwayway sa bayang aking minamahal. Sa mga malapad, huwag lamang limutin ng ganap na mga nasawi sa dilim ng gabi. Sa pagkakaupo niyang ito yon, ay nakakibot siya sa sakit at tuluyang nabuwal sa lupa. Wala na si Elias!